Hello po, mga kababayan. Greetings po sa inyong lahat sa man po kayo naroroon. Ito pong muli ang inyong lingkod sa Attorney Rey Luwang ng Batas Pinoy. Sa mga nag-subscribe, marami pong salamat. At sa mga baguhan pa lang po, ay mag-subscribe na po kayo at i-click po ninyo yung share, no, at like at na notification bell sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga kakilala upang sa ganoon sila po ay meron din pagkakataon na makapag-share ng mga kaalaman at mga paksa na ating pag-usapan sa Batas Pinoy. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay yung palagi nating naririnig at palagi kong natatanggap ng mga suggestions tungkol po sa mga sari-saring mga bayarin pagdating po sa paglipat ng titulo, no, sa pangalan ng bagong may-ari. Ang paglipat po ng titulo sa bagong pangalan ng may-ari po ay lahat po yan, ng mga paglilipat ng properties, mayroon pong kaakibat ng mga tax incidents po yan. Ibig sabihin, mayroon pong babayarin ng mga taxes. Ang mga taxes na babayarin ay maaaring pupunta sa national government, ito sa BIR, okay? At mayroon naman sa local government, no, or sa assessor's office, kung doon sa inyong munisipyo, no, o sa city hall, na din po babayaran. At mayroon din pong mapupunta doon sa Land Registration Authority, yung tinatawag na transfer fees. Okay? So, regardless po kung anumang pong paraan ang ginamit ninyong pagpalipat, whether it is deed of sale, donation, or ito po ay ginawa sa mana, no, sa pamagitan ng pagkaroon ng settlement ng estate, no, o pag-waive po ng rights ng isang may-ari ng property o sa mana niya, ito po ay isang donation din. So ito pong pinagbabasehan nito, iba-iba pong paraan, iba-iba rin pong mga taxes na ating babayaran po dyan. Ang pinaka common nating naririnig sa paglipat ng titulo ay sa bagong may-ari ay ang tinatawag nating capital deed of sale. Sa deed of sale po, ang babayaran po dito ay yung capital gains tax. Ito po ay naka-fix sa 6%, no, ng either gross selling price, fair market value, or zonal value kung ito alin man po dito ang higher. Dito po binabase yan. Ito po ay binabayaran ng supposedly ng seller kasi siya po yung presume na nagkaroon ng gain. Yung documentary stamps naman po, which is peg at about 1.5%, ganun din po yun, sa selling price, fair market value, or zonal valuation, whichever is higher. Ito po ay binabayaran ng alinman, ng either ng seller or buyer na nakapirma, yung sino nakapirma doon sa deed of sale or sa mga dokumento may kinalaman sa paglipat ng properties. Okay? But bago ito magpatuloy, dapat po bago kayo magkaroon ng bilihan, liwanagin muna ninyo sa isa't isa kung buyer man o seller, kung sino ba talaga dapat ang magbabayad ng properties na mga taxes na ito upang sa ganun po ay hindi po magkaroon ng kalituhan pagdating ng araw. Okay? So, ito po mga babayaran natin. So, pagdating naman po dun sa bigay ng property, donor's tax naman po yun. Okay? Ang babayaran. Pagdating naman po dun sa pagmana, ay estate tax naman po yun. Now, halimbawa po, ikumpleto na po kayo, whether sa papeles, mag-umpisa tayo sa deed of sale. Pagkumpleto na po kayo sa inyong deed of sale, meron na, notaryado na po yan, nasa inyo na po yung kopya ng owner's original certificate of title. Ang gagawin po ninyo ay pumunta po kayo sa assessor's office at kumuha po kayo ng certified true copy ng tax declaration certificate ng properties. At pag meron na po kayo nito, magsadya na po kayo doon sa District Revenue Officer ng BIR. Mag-file up po kayo ng forms doon at i-assess po nila yung inyong babayaran, halimbawa ng capital gains at saka documentary stamp tax. Base po yun doon sa ibinigay na tax declaration certificate ng assessor's office. Pag nabayaran po ninyo lahat ito at kumpleto na kayo doon sa mga requirements ng BIR, at tatatakan na po yung inyong deed of sale, no? Bawat pages po sa likod, tatatakan po yan. Ito po yung gagamitin na basehan na pag-register ng inyong bilihan sa Register of Deeds. Okay?
Pag meron po kayo nito, siguro mga 4 to 5 days, working days, ay mabibigyan na kayo ng certificate authorizing registration ng BIR o CAR kung tawagin. Then, after that, bumalik po ulit kayo sa assessor's office upang magbayad po kayo ng tinatawag nating yung property tax kung meron pang kung hindi may tubayad at makakuha kayo ng tax clearance. And then, magbabayad po kayo ng tinatawag nating transfer tax, no? Yung transfer tax po ay usually binabase rin po yan sa fair market value, zonal value, or selling price doon po sa inyong deed of sale, no? Ang range po niyan depende sa munisipyo dahil hindi na po pare-pareho yung lugar, no? It range from 0.25% to 0.75%, no? Either selling price or fair market value or zonal value, whichever is higher. Pag nabayaran na po ninyo ito, then pumunta po kayo doon sa Register of Deeds kung saan magbabayad po rin kayo ng tinatawag transfer fees, no? At ito po ay bibigyan kayo ng resibo sa pangalan ng Land Registration Authority ng Register of Deeds. At ito pong babayaran dito ay nakabase rin po yan sa graduated rates na ibinigay ng Land Registration Authority, no? It range po, kung halimbawa po ang property, ang value sa deed of sale is over a million na, sigurado po yan, mga 5,000 more or less po ang inyong babayaran as a registration fees. So, pag nabayaran po nyo lahat, isusurrender na po ninyo ang inyong mga dokumento sa Register of Deeds. Ano po yun? Yung CAR, yung mga resibo ninyo, sana binayaran yung mga taxes, yung tax clearance ninyo na binigay ng assessor's office, okay? At yung inyong deed of sale, no? CAR, at saka yung titulo po na galing sa dating may-ari, isusurrender po ito doon sa assessor's sa Register of Deeds upang sa ganun i-cancel po ito. Pag na-cancel na po ito, magkakaroon po ng recording doon sa Register of Deeds sa may interest nito, no? Sa kanilang record, sa kanilang records, no? Nilagay doon kung yung petsa, anong oras naka-record. Pag natapos na po nito, ay maghintay po kayo ng mga weeks po yan, no? Bago kang pag-process at magbigyan kayo ng titulo. May panibagong titulo. May natatanong, gaano ba katagal ang pag-issue ng panibagong titulo? Sa karanasan po namin ay kung ayos naman po yung mga ano ninyo, yung mga dokumento ninyo, it would take about siguro po mga 6 to 7 weeks, no? Mag-issue. Pero sa ngayon po, hopefully, with the red tape law na naipasa recently ng ating gobyerno, sana mapapaiksi pa itong prosesong ito kasi marami po nagre-reklamo na medyo may kabagalan po ang pag-issue o pagkilos ng ating ahensya ng pamahalaan, no, upang matagunan ang mga needs ng ating mga kababayan. So hanggang dito na lang po, kulang po tayo sa oras, no? At sa mga ating mga viewers at subscribers, please wag po ninyong maituring na ito'y ang inyong ating mga pag-usapan dito ay isang legal opinion. Consider this discussion as our is purely academic kasi po wala naman tayo pong kakayahan dito sa ating social media na para ma-examine natin yung inyong mga records, ma-interview kayo ng masisinan, no? Upang magkaroon tayo ng in-depth na pag-aaral doon sa inyong mga issues na dinadala dito sa ating channel. So, ako po yung humihingi sa inyo ng paumanhin, lalo na po sa mga nagtatanong sa atin, nagpapadala ng email, mga comments po ninyo, na napakarami po talaga. Physically impossible po na masagot po yan. Dalibo-libo na po ang mga tanong na nakabinbin. At dumadami po ito araw-araw. Hindi naman po natin ito maaaring ipasagot sa ating administrative assistant o sa ating secretary dahil abogado lang po ang pwedeng sumagot niyan. A one-man army po ang inyong lingkod. Hindi naman po natin, ito po isang legal aid program ng inyong lingkod. Personal po ito. Hindi ko po ito pwedeng ipakiusap o ibigay sa ibang abogado dahil ito po
ay legal aid program ng iyong lingkod bilang abogado. Kung ito po ibigay ko sa ibang abogado, hindi na po ito maging legal aid program ko, kundi ito'y maging legal aid program ng ibang abogado. So, sa ganang atin, sana po ay notwithstanding that I'm not able to respond to you all your questions, pero rest assured po, best effort, ginagawa ko po lahat ng aking makakaya upang sa ganun po ay matugunan kayo. At alalahanin po natin, tayo naman po ay mayroong professional commitments, no? Meron din po tayong mga clients, meron din po tayong mga responsibilities sa ating mga trabaho na pang-araw-araw. At ito po ay full-time basis. So, wala po talaga, tsaka po impossible po talaga na mabigyan ko kayo ng 100% ang attention upang sa ganun ay masagot po ang inyong mga tanungan. But rest assured, lahat po ng aking makakaya ginagawa ko po upang sa ganun kahit paano ay masagot ko man lang ang inyong mga katanungan. Hanggang dito na lang po at maraming pong salamat sa inyong suporta at mag-ingat po kayo at marami pong salamat at God bless.